pagising po sa morning, wala kayong ginawa noong na night before, try to touch your cheek. Now, if your cheek parang normal, walang kaliskis, normal siya, di ho ba? Pero pagka may kaliskis, medyo dry siya. Di ba? So, normal to dry po yun. Now, pagising nyo sa morning, inawakan nyo yung cheek ninyo, parang oily rin to. Ah. Parang may mantika. No? Very shiny siya. Ay, oily po yun. So, ang cheek po natin ang magiging ating, kumbaga, source of information. Kasi po, given na po yun eh. Yung nose po natin oily, yung forehead natin oily. Very few patients, yung mga may asthma of the skin, lahat po dry. Pero in normal patients, ang ating T-zone, ang oily, ang ating cheek, doon po magkakaiba. Normal to dry. So, kung normal to dry, ang ating kailangan na sabon po, medyo may moisturizer. So, ang ating ginagamit po dyan, na out in the market, yung Dove. No? I prefer the unscented over the scented. Kasi nga po, ayaw natin ng scent, baka mag-allergy po tayo sa kanya. And then, moisturize. So, yung mga facial moisturizers po. Bakit po ba? Ano po bang difference ng facial moisturizer sa regular moisturizers? Ito, Doktora, meron akong nakuha yes, sa Google. Correct. Sample oo. Lang to. Oo nga, may iba pang face oo, lang wala daw. Tayo, wala tayong na-endorse para wala, tama. Wala tayong na-endorse. Para maintindihan, ano ba to? Alam niyo po, ang difference lang kasi ng facial moisturizers, mas thinner po ang consistency niya. Mas manipis po kumpara sa mga regular lotions, no? Siyempre, mas mahal po 'yan, no? Kasi po yung mga iba may mga mahal dagdag. Yan, grabe. May mga dagdag na kung ano-ano, vitamin E, no? Oh, may ano. Mga shea butter, mga oh. Dagdag. So, kaya mas mahal siya. Ano maganda diyan, doktora? Para sa akin, alam yung mo, mura lang. Oo. Kung katulad niya, Nivea cream, over the counter, okay na rin yan sa akin. Ang importante lang, make it a regular thing to do every day, no? So every pwede day. Pwede Johnson's lotion lang. Pwede rin, kung yun lang ang kaya natin. Di ho ba? Okay din naman po yun eh. So, para po sa akin, moisturizing is very important. Now, kailan maglalagay ng moisturizer? After washing your face in the morning and at night. Kailangan po natin yan. Ang kagandahan lang sa morning po, minsan may mga moisturizers with sunblock. Para isa na lang gagamitin po natin sa umaga, di ho ba? So, mamili po kayo sa umaga kung may moisturizer with sunblock, yun na po yung gagamitin natin. Marami po yan. Eh kung hindi po nakalagay doon eh sunblock, o kaya moisturizer lang, pero sa umaga, aktibong person po kayo, sunblock na lang po kaysa moisturizer na lang ang gagamitin. Ano po? Para madali pong alalahanin. So, Doktora, ililinaw ko lang. Yes. So, yung sinabi nyo kanina, like ako, oily ako sa ilong, oily dito, pero dry ako dito sa may cheeks. Ibig correct. Sabihin, dry ako. Ibig sabihin... Dry ako kahit oily. Gagamitin ko yung moisturizing pa rin. Gagamitin mo pa rin yung moisturizer kasi sa dry... Correct. Sa dry. Correct. Paano sa dry sa area. Paano ko na oily naman? Pati sa ilong mo na oily, manipis lang ang ilalagay. Ah. Hindi kailangan makapal. So, yes. Doon ako nalilito. Para correct. Hindi magmantika. Correct. Eh, doktora, meron din kasama yung ordinary moisturizer. Yes. Tapos may iba pa daw para doon sa ilalim ng mata. Ah, okay. Siyempre, ano mas yan? Mas effective ilalim ba yun? Oo. Pwede nang isahan na pwede lang. Pwede nang isahan. Pwede nang isahan. Pag medyo marami tayong pera, tsaka tayo bumili ng under the eye. Pero po, sa totoo lang, you can use one moisturizer for the whole face. So, hindi po kailangan... O yung mga eye creams po, sa totoo lang po, kahit po sinulat doon, matatanggal ang eye bag. Oo, it's nga. Only an optical illusion. Optical illusion lang, minomoisturize lang po niya talaga yung eye bag. Kaya po, parang halos nawawala. Pero hindi po, nandoon pa talaga siya. So, para po sa akin, you can just use a regular sunscreen or a regular moisturizer. That's all it takes. Doktora, wala kaming pera, pipino. Oo nga, no? Madalas ginagawa yun. Iinumin, ilalagay sa mata, kalahati inom, kalahati sa mata. Oh, why not, no? Why not? Kasi point moisturizing naman yun eh. Moisturizing eh, no? Okay lang din. Okay, basta pagka-moisturize ng pepino, maglagay na kayo ng cream, ng moisturizer. It will add eh, it will add. Ang pinakamura dito, ano ba? Nivea ata eh. Nivea. Oo. Isya ang pinakamura.
Nivea. All these are very expensive. Mahal eh. Sobrang mahal. Yes, very expensive. Cetaphil, marami nagpre-prescribe na Dermatol. Pero yes. Mahal eh. Mahal din, oo nga eh. Pero oo nga, mahal din. So, para sa akin, your Nivea cream is okay. Basta huwag lang Perla soap sa mukha. Oo nga, Perla soap ginagamit. May gumagamit. May gumagamit, lalo for may acne. May iba gumagamit safeguard sa mukha. Oh, talaga, totoo naman. Pwede ba? Pwede naman eh. Pang oily skin. Pang oily skin, normal skin, pwede naman. So, basta hindi problematic. Naman, ito tinuro niya for dry skin. Yes. Pag oily skin siya lahat. Ano oh, naman? Pag, itanong ko lang, doktora, yes. Anong age, anong edad magsisimulang maglagay niya? Baby pa lang ba, lagyan niyo ng babies niyo? It all depends. Ha? Nasabi ko na po kanina, kunyari, asthma of the skin. Naku po, yung may asthma of the skin, maaga pa lang nagmo-moisturize na po. Kunyari po, let's take for granted, normal. Normal skin. Ano po? Depends on your activity. Kunyari, office worker kayo, maybe you can start using it, maybe at the age, kung walang problema ng acne, you can start it at age 20s. You can start doing it. Kung gusto nila mag-artista. Ay, bay, kung gusto nila mag-artista, maglagay na, aga-agaahan, wala teenager. Man pong problema. Yes. Wala so, kung walang problem po sa skin, you can start it early. So, when I say early, mga 18, 19. No side effect. The only side effect, syempre, maggagas ng konti. Yun lang po.